Hello, ito na naman si Wes, also known as Lolo Ray, and napakita ko lang yung aking bagong motor, Motoposh MK200. Ayan ano. So ayan, nakaturo yung aking fuel cock lever, parang lever lover boy. Nakaturo lang siya dyan kasi nasa reserve siya dahil konti lang yung aking gas, kaya mas akma yata na dun, kung di ako nagkakamali ha, na dapat talaga nasa reserve kapag konti lang yung gasolina mo, basically. So itong motor na to, since wala akong owner's manual, tinatantya ko, I think yung reserve niya na gasolina nagkakahalaga ng mga 300 siguro. So yan, according na rin sa aking previous na review about Motoposh, ayun. Nakakatuwa siya kasi meron siyang ilaw, diba? Walang battery ang motor ko ngayon, pero pagka nasindihan mo siya, meron siyang ilaw. Ayan, may bright, may ilaw, may dashboard. Kumbaga, kumpleto siya. Kumbaga, lahat ng requirements ng law na dapat meron ka, kaya niyang i-comply kahit na wala kang battery, kahit na kickstarter lang. So yun ang pinaka-convenient sa kanya. Yung handlebar na yan, hindi yan yung standard na handlebar ng MK200, no? Ano lang yan, pinalitan lang yan ng pinagbilhan ko. And natuwa naman ako kasi ang ganda. Nagandahan ako dun sa handlebar. Parang feeling ko bumagay dun sa motor. Parang yung motor naging ka... Yung motor na parang basically imitation siya ng Yamaha FZ. Ayun nga, pinaglalagyan ng mga emblem ng Yamaha nung first owner to. Basically, mukha siyang Ducati na dahil sa handlebar niya. Ganun yung dating niya. Ngayon, tinuturo ko naman itong CDI. Kanina, tinuro ko yung carburetor. Ano yung first minutes. Ngayon naman ay tinuturo ko itong CDI kasi yun yung mga pwedeng nakawin ng mga expert na magnanakaw eh. Tanggalin nila yung carburetor mo, di siguro mga ayan o, yung carburetor mo tanggalin nila, mga 7,000 to 8,000 yan. Though uubra yata yung carburetor ng Rouser, Kawasaki Rouser, hindi ako sure, pero narinig ko lang dun sa mga tumulong sa atin magpaanda na to nito. Shout out kay Mark tsaka dun sa kasama niya, na yung kasama niya talaga from Baltao, Kalapandayan yung gumawa niya. Ayun, tsaka yung CDI na yun na pagka ninakaw mahal siguro mga 7,000 to 8,000, mga ganun ano. So ayun, so speaking of CDI, nagpractice akong tanggalin yung CDI. Yan o, alisin mo lang yung... Meron kang dalawang lever on both sides na ihilahin lang, palayo dun sa yung white na yan, hilahin mo lang siya para mahila mo from the cables, no? Ngayon, itong fuse nila, ikakabit mo na naman siya, hilahin mo na naman yung each side. Yan, hilahin mo yan. Saka mo ibaon yung bawat fuse ba ang tawag dyan? O basta yung isusuksok mo doon sa CDI mo. Parang ako, first time kong magtanggal and magkabit ng CDI, capacitor discharge ignition. Kasi doon sa mga previous na motor ko, hindi ko nagalaw yung CDI. Pero ngayon kasi, since ipapawelding ko yung aking putol na tambucho, kailangan mong alisin yung CDI mo. Tatlong bagay na kailangang alisin sa pagkakaalam ko sa motor. Pag magpapa-welding ka, una, ako ina-advise kong alisin na lang yung battery para safe. Alisin na lang. Tapos yung iyong, ang tawag rito? Yan, yung CDI mo. Alisin mo siya, tsaka yung spark plug. So, tatlong bagay. Alisin mo yung CDI mo, spark plug, and yung battery kung meron. So ayan, pag narinig mo naman na yung click niya, saka mo bumaon na siya, saka mo bitawan yung lever on the side ng black, usually black na box na maliit yan. Bitawan mo lang yun, parang nag-lock na siya. Nilock niya in place yung dalawang fuse na
kumbaga ipinasok mo doon sa yung CDI. So ayun, medyo ito real time to, wala tong ano, medyo natagalan na akong ibaon siya kasi gentle kung pilit na binabaon, pero kailangan pala minsan hard. Di pala pwedeng puro gentle. Tapos para matesting natin, ayun, matesting natin yung ano, yung kung tama ba yung pagkakakabit ko, nakabit ko ba siya tulad ng dati, kailangan natin siyang padyakan. So review lang tayo, no? Pinakita ko kanina yung carburetor, yung dashboard mo, at saka yung CDI, yan kasi yung madadaling nakawin, no? Mahal sila, siguro. Sabihin mo nang tig sa 7,000 silang lahat. So 7,400 mo, 21,000 sila. So ako hindi ko alam kung paano sila talaga po protection na kasi kayang-kaya ng mga experts na nakawin yan, eh. Pero yun, maapila na lang ako sa mga tao na huwag tayong magnakaw kasi pinaghirapan naman natin lahat ng meron tayo. At saka mahirap maperwisyo, di ba? So parang paano kung yung anak mo nagkamotor tapos sa emergency siya, ninakaw pala yung CDI niya, di ba? Or wala na siyang pera, ninakaw yung dashboard niya, tapos papasok siya sa trabaho, tapos huhulihin siya ng LTO dahil wala siyang dashboard, di ba? May karma po, eh. So iwasan natin magnakaw. Pero yun lang, nais ko lang ilabas yun. Kasi kahit anong gawin natin, minsan iwanan natin yung motor natin sa mga lugar na hindi natin ganun kasigurado, eh. So ayun lang. Ayan, kinikik ko siya. So yun, sumindi naman siya. Pinatay ko lang agad kasi baka magising si mother ko. So ayun, tama naman yung pagkakabit natin. So pagka pinawelding ko siya, alam ko na kung paano siya tanggalin. Alam ko na siya kung paano ikabit. Ganun siya. So muli, ako yung nagbibigay pugay sa Motopos, no, dahil ang ganda ng quality ng mga motor nila. To be honest with you, hindi ko alam kung bakit mas sikat yung ibang mga China motorcycles kaysa sa Motopos, kasi iba yung, alam ko Taiwan tong Motopos, eh. Iba yung quality niya, mga chong, kumbaga para sa akin, ha, para sa akin lang naman, sasabay siya sa Honda, Kawasaki, Suzuki. Iba. Tsaka user-friendly siya, di ba? Imagine mo kahit wala kang battery, kumpleto ka, di ba? Magagamit mo siya, functional. Di ka gaya may mga motor na pag walang battery, hindi andar. O kaya pag walang battery, wala kang ilaw, wala kang signal light, wala kang busina. Di ba? Ito, hindi ko na lang pinakita yung busina kasi baka magising si mother. Pero may busina siya. Kumbaga, kumpleto siya sa requirements ng law. Kahit na wala kang battery. So, di ba, napaka matipid compared sa iba. Kaya nung nalaman ko na ang Motopos ay may ganitong itsura, tapos nakuha natin sa presyo na yung pinagbentahan ko kasi ng motor, yun ang ginamit ko pambili dito. Sinuwerte tayo sa isang bossing natin na seaman na papaalis. At kesa mapabayaan niyo yung motor, eh, yun, nabenta sa atin ng hindi kamahalan. So maraming salamat po sa kanya, no? At yun, tayo na mag-aalaga rito after a year. Yun nga lang, wala na siyang battery, ano? Ayun lang, God bless sa lahat and ride safe.